Okay, para sa pangalawang challenge natin bilang acting VIO, pagalingan ng briefing sa mga bisita natin kung ano ang mga kailangan na do's and don'ts sa pagbubukating. Ready na ba kayo sa pagiging VIO? Yes! Ready! Okay, let's go and good luck! Morning! Okay, go! Okay, go! Papalaot pa lang kami, iniisip ko na okay, mag-acting na lang ako na hindi ako kinakabahan. Ang iisipin ko lang, fake it till you make it. Good morning guys! Ako po si Janine at ako ang magiging assistant VIO nyo ngayong araw. So, importante lang kapag dumating yung butanding, uupo tayo dito tapos sasabihin na get ready, suotin yung pins, up yung goggles nyo. So, ready na po tayo at let's go! Hello everyone! Ako po si Dasri Choi and ako po yung magiging VIO today for you guys. And ayun po, kalimutan ko na. Paano yan? Ayan po. Pag may butanding po, upo tayo dito tapos lumubok tayo dito tapos pag sabihin ko po na okay, baba tayo. Eh din baba na tayo. Yung strategy ko magiging VIO. Yun na, naghanda na ako ng Tagalog. Tapos medyo ang alam ko medyo mali-mali yung ginawa ko, yung salita ko. Pero at least I always ask naman, gets nyo? Bawal mag-touch or bawal malapitan kasi baka magulat yung butanding, baka sasakpak yung butanding. Okay na po, naiintindihan nyo ba kayo? Sana nga nag-gets ka nila, Dasuri. Paunahan na tayo sa paghahanap ng butanding. Game! Paano ba yan? Mauna na kaming sumisid, Janine. Ah! Ito na! Ready! Nakita, sayang. Pero ano, hanapin pa kami. We can do this. Let's go. Mukhang mailap pa ang mga butanding. Nasaan na kaya sila? Pero maya-maya lang. First time ko. Ako sobrang nag-enjoy talaga ako. As in, medyo may nervous bago ka tumalon kasi nga hindi mo alam kung nasaan siya o kung anong mangyayari. Pero once nandun ka na, sobrang grabe, nakakakilabot. Kinikilabutan ako hanggang ngayon kasi super laki. As in parang yung pakiramdam, parang sobrang majestic nung ang laki nung butanding na parang hindi mo siya makikita ng buo. Pag tinignan mo, it's either makita mo lang yung ulo or yung buntot or kung saan ka malapit. Itsura ng butanding dito, talagang mukhang, I know you are there. Okay, I know you want me to do what you want me to do. Parang alam nila na parang wala silang pake. Basta, ano, move lang sila. Very peaceful. Basta! Basta! Okay! Winner na winner!
dinner. Si Ate Francis talaga sobrang enjoy na enjoy. Mas enjoy siya sa akin. Tapos sobrang amazing talaga. Mabuhay Philippines! Finally nakita ko yung mutante! Thank you mutante! I love you! Isa pa tayo! Isa pa! Sarap ng feeling kapag nakuha mo yung timing na tama, na talagang kasabay mo yung butanding, tapos mahabol mo yung taste niya. Sobrang nakakakilabot talaga. Tsaka ang peaceful. Alam mo yung, yung proud na proud ka sa sarili mo. Ganun yung makiramdam. Ate, nakita niyo po ba yung pangatlo? Yes! Magaling! Grabe! Pangatlo na. Itong pangatlo, super galing kasi ang tagal namin siyang katabi na nagsiswimming. Talagang sinundag ko siya. Gaya ng ibang wild animals, hindi dapat masyadong ginagambala ang mga butanding. Dito sa Donsol, may limit na 3 metro ang layo dapat mula sa butanding. Baby pa daw siya, pero for me, sobrang laki pa rin. Ngayon naman, nakita ko yung bibig niya. Oh my God, nakanganga siya eh. Wow! Sobrang blessed tayo, Dasuri, at ang dami nating nakitang butanding ngayong araw. Ano naman kaya ang masasabi ng mga turista sa atin, Janine? Pasado kaya tayo? Okay, kuya. Kumusta naman yung paalala ni Janine sa'yo? Okay naman doon sa dagat. Kailangan 3 meters away. Sa butanding. Yes! So, kailan lang ang score niya ba? Number 5. Para sa akin, number 5 pa rin. Kasi lahat ng binabaan namin, nakita namin siya magaling siya mag-guide. Para sa akin po, number 5 din. Kasi nakita ko talaga yung wheel chef. Napakalaki. Okay, dami naman tayo sa rating ni Dasuri. Tuwang-tuwa kami. Masaya sa kami po. Kasi ilang butanding namin nakita. Ilan po kayang star ni Dasuri? Ito. Wow! 5 days! Okay Dasuri. Naman po kasi po, sinasabi niya sa amin yung mga dapat gawin yung do's and don'ts ng mountain and mountain. Okay naman po siya kasi po pinapahalan niya kami na huwag po masyado lumapit sa mountain para he was po describe. Yes, of course. So, kalakuan eh! Ulat ako! Galing mo ha! Perfect type ha! Wala tayong mapapenalize. Lahat tabla. Thank you! Bago kami pumalaot ni Dasuri at maging BIO sa aming mga sunod na challenge, isang simple task muna ang ibinigay sa amin ni Andrea. Ang third challenge natin is pagalingan kayo kumuha ng larawan ng spots ng butanding sa left pectoral fin nito para ma-monitor natin yung population nila dito sa Donsol. Kaya naman habang busy kami sa pag-entertain ng aming guest kanina, mega sisid din kami sa dagat para makuhanan ang mga butanding. Sabi nila na yung isang swish daw nung buntot ng butanding, katumbas daw nun, 10 paddle ng isang tao. So, kailangan talagang bilisan mo, tsaka gamitin mo yung fins mo para sabay kayo. Parang it's hard to take picture sa left side pag hindi ako bababa. So, ang ginawa ko sa second one, I removed my life vest, tapos lumubog ako, tapos nag-picture. Pero, ang ganda, mas maganda. Pagkatapos ng aming butanding interaction, oras na para i-process ang mga litratong nakuna namin. Masakay dito sa office. So dito natin ipaprocess yung mga larawan yung nakuha. So
Ipakilala ko si Romeo. Hello po! Hi, sir. Ang tanong, meron po ba? Meron po akong makitang possible na magamit po para sa akin. Possible? Ano po? Sana po yun? Kuha ni Dasuri ang napili na ipadala ng WWF sa wild book ng whaleshark.org. Magdalagin po tayo sa wild book to Whaleshark and gagamitin po natin yung account ng WWF. Great so, wild book. Bali po, ito po siya. Then, magre-report tayo kung encounter ng Whaleshark. Mag-login lang sa www.whaleshark.org kung gustong magpasa ng litrato ng butanding na inyong nakuhanan. Kahit sino ay maaaring magbigay rito. Isa itong international database kung saan naitatala ang mga sighting ng mga butanding sa iba't ibang parte ng mundo. Malaking tulong ito para sa pag-aaral sa mga butanding para maprotektahan sila. Lalo na't noong nakaraang taon lang, ay napabilang na sila sa endangered list ng International Union for Conservation of Nature. Throughout the world kasi, nandun pa rin yung pagkatan ng butanding. Unlike dito sa Pilipinas, talagang protected na yung butanding dito sa atin. So, kung mas mabilis yung pagkawala nila doon sa replenishment ng stock ng butanding, so, mangyayari talaga na baka maubos yung butanding. Sobrang bakit ako sa pamamalakad nila dito sa Butanding Interaction sa Donsol kasi talagang priority nila yung safety ng butanding at saka syempre ng mga turista. Pero nagagawa nila yon na hindi na di-disturb yung mga butanding. Kumbaga tayo yung nag-a-adjust dun sa natural na kilos nila sa natural habitat nila. Dahil migratory fish ang mga butanding, ang mga ito ay hindi nagtatagal sa isang lugar. Kailangan nitong maglibot para makakain at magparami ng lahi. Kaya naman hindi all year round ay may butanding sa Donsol.